Mga katribya, mga makakarami po tayo rito sa ating kalamansin na itong bata. Pitasin na po lahat. Nadami o. Kung lahat sana all ganito. Ay, saglit lang ang isang bag. At saka masarap ang pitasin. Isipin ninyo kung napakababa. Batang kalamansi. Daming bunga na. Ito mga katribya, marami-rami na po itong ating napipitas. At saka marami itong bunga. Ayan, lalaki. Ay, 10 puno lang eh. Merong puno mga katribya, marami pong bunga. Kumusta na kayo mga katribya? Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang araw, magandang gabi, magandang anumang oras po itong dumating ating pong vlog sa inyo pong lugar. Stay safe po sana tayo mga katribya. At yun po, natapos po yung pag-uulanan at medyo maganda-ganda po mga katribya po yung sikat po ng araw. At ngayon, pipitas po tayo ng kalamansi. Itong ating batang kalamansi mga katribya. May pusa pong naligaw oh. Sino kaya nagtapo ng pusa rito? Ayan, kawawa naman oh. So kaya galing ito. Commercial lang po muna natin mga katribya. Itong pusa na kaso nga lang may pusa na kami sa bahay eh. Sa pagka sobrang dami ng pusa talaga minsan itinatapo na lang. Dito naman nagpunta oh. Para rin dito kung kuno naghahanap din ng kalinga oh. Papaampon. Mukhang meron tayong pusa rin doon sa bahay, ganito rin ng laki. Iniwanan dito sa ating kalamansi yan. Siguro baka sa daan tinapon. Yeah. Oh, dito may pusa rin eh. Oh, papaampun sa iyo. Pitas tayo mga katribya po ng ating kalamansi. Kukuha po tayo po ng 2 pong bag. At ito na nga yun, yung ating pong bata. Para po, ito kasi lalabas uli yung panibagong bulaklak nito. Para yun naman po ang ating next na aalagaan. Yung kasi mga nauna pong mga bukot, bulaklak, mga nasira, ilan lang po yung halos na natira kasi hindi naman kasi tayo nakapag-spray po nitong mga nakakaroon dahil nag-uulanan nakaporma yung mga insekto. Kaya ngayon ang atin naman pong gagawin ngayon mga katribya ay naglalagay rin po tayo ng abono siguro December na para po doon sa susunod po nating alagaan. Kaya kakatawa naman dahil malakas po yung tubig na atin pong nakakuha at yun gagawa na lang po tayo ng sangka para yung mga sili natin hindi po mabali po doon sa mga host na o sa ating mga gagamitin nating o sa mga host po natin ibabaling pala. Ayan, kasi pag ginamitan po natin po ng host po itong ating sili eh pagpabaling-baling niyan masisira po yung sangan ng ating sili. Okay, tayo po pipitas na po tayo ng ating po kalamansi mga katribya. Hahalaw lang tayo nitong ating kalamansi. Siyempre pagkahalaw lang hindi po tayo makaka expect na marami ang magiging bunga. Kaingin ng pusa. Ingay ang pusa. Meron lugar naman po mga katibya na may mga bunga.
Ayan. Kandahan po nitong ating bata eh. Nag-uumpisa na tayo ng pag-harvest. Yo, tagal-tagal lang tayo mga tribyo po makakapuno nito dahil yan, isa-isa lang halos yung ating nakikita na bunga pa ilan-ilan yan, tapos yung ibaba yan, dyan lang tayo po pwede makarami hindi po napitas po ng mga mamimitas natin. Shout out sa mga may pusa. Sumasama na sa atin yung pusa. Nagpapaampun. Mahirap kasi sa pusa eh. Mabaho yung kanyang etsas. Sumasama eh. Alam mo siyang aso eh. Konti na lang po yung damuhin ng ating katribya. Ito to, bago na lang ilang tubo itong sili. Nakita mo. Ito, mga nakukublihan po ito ng puno kaya hindi po masyado makalaki. Ganyan ang kalamansi pagka nakukublihan. Tanggalin natin ito. Ito pa yung sabaging. Malaki na para yung ating pan-December mas lumaki pa. Visit yung bagong na yan. Reject pa tayo. Ganda ng presyo ng kalamansi. Si Muning nagpapaawa, si Muning lalaki sa baba. Pagka pumahal ang kalamansi, paunti-unti po ang ating napupitas. Ito kasi mga katribe, tira po ito nung tag-ulan. Kaya mahal yung mga kasabayan kasi nito, mga naubos na. Ang baging. Extra ka pa si Muning sa video. Maingay, naiyak ng pusa.
Magandahan ito mga katrivia. Sabay na po natin ito yung pag-aalis ng bagay sa ating po pagpitas. Kaya sabay na rin po yung paghahawa natin ng baging. Para makita natin po yung bunga sa ibaba. Pag ganito mga katrivia, kauulan, mga alas 9 kami nag-i-start na mamitas ng kalamansi para hindi po maluto, hindi po masira. Aba ito, hindi marami-rami ito ah. Yan. Ingay-ingay ni Muning. Muning. Ayan na po yung mga tinapitas oh. Mga oh. Papaampon. Papaampon si Muning. Kawawang Muning itinapon. Ay! Ay, konti lang naman ito eh. Susunod yun sa okrahan at pipitasin ninyo. Hindi po yung nakakatapos doon sa kawan no? Wala pa. Eh si Tonyang nandiyan na. Abi nakita ko nga lang dito eh. Tinapon. Itinapon lang. Wawa naman yung kuting. Okay mga katrivia. Continuous lang po natin yung ating pong pitas na kalamansi. Ito mga katrivia, marami-rami na po itong ating napipitas. At saka marami itong bunga. Ayan, lalaki. Ay, 10 puno lang eh. Merong puno mga katrivia, marami pong bunga. May puno naman, wala pa. Gaano. Ayan, para po sa mga katrivia ang gustong makita yung paraan ng pagpitas. Ayan. Ayan. Binabali lang po natin yung tampok mga katribe. Ano? Tsaka po hatake lang natin. Hindi po siya masisira kung para mo doon sa yung hatakin mo lang basta. Kaya sa pagpitas hindi mo nagagamitan po ng gunting. Ayan. Pagka po mo makapit, ayaw ko ha, babaliktarin nyo lang. Matatanggal po siya. Hindi siya mapipiklat. Karaniwan kasi sa mga namimitas, pagka first time lang nila, napipiklat. Kaya nalulutuan. Kakaroon ng reject. Kasi pagka yun ay tinamaan mga katrivia ng kanyang kapwa kalamansi, nasundot yung piklat, lalabas yung katas, and then doon na mag-uumpisa mga katrivia po yung pagkaluto. Yung pusa natin eh namalat na, talagang sumunod na sa atin, ayaw na niyang magpaiwan. Papaampo na, basak na rin. Oo, papaos na yung pusa kasi siguro sobrang dami ng pusa kaya itinapon. Mangyari kasi yung mga pusa ay masipag manganak. Ayan yung ilalim. Yung ating patambal.
Ayan, kote-kote na lang at ng ganyan-ganyan lang eh. Masasadsad mo na yung damuhin. Ito na unti-unti yan eh. At least eh, giginhawa uli yan. Ayan, maganda na yung sili. Basta't na alisad ba damo. Makakalaki na. Yung reject oh. May presyo po mga katribya po ang reject ito kanyang kumpulan, inokorot po natin. Basta't meron ka ng kuko, pwede mo rin kurutin. Maya eh iuwi natin ito sa bahay. Ito po sa kawawa naman, hindi nahihiwalay sa atin. Ito, oh, lalaki ng bunga. Itasin na talaga. Gandaan ito eh. Timing pa sa presyo. Ito na po yung ating napitas mga katribya. Yeah, medyo mainit-init na po yung panahon. Nakauulan po noong madaling araw. Tapos kangina, ngayon lang po medyo minto yung ulan kaya tayo po nakapitas na ng ating kalamansi. Ito na po yung ating pong napipitas. So mga katribya, ito na po yung ating napitas. Isang timba na po tayo ng malaki. Ngayon, sasalin na po natin. Eh, nakakaawa itong pusa na ito eh. Mula sa pagpitas natin eh, sinamahan tayo. Madalak dito kala nanay muna. Pang nagugutom na. Kaawa-awa naman. Iniwanan na tinapon na lang din eh. Dapat eh mga ganitong pusa no kwento sa mga kabahayan. Sasali muna natin. Bigat-bigat eh. Siguro ito ay mga nasa 14 kilos. Diba? Kaya kaganda po ng presyo. Dala-dala pa natin pusa. Puting. Iyak na iyak si Buning eh. Ah, ngawit. Nah, ini sudah patah tempat tabak. Eh, nandun sa bakod ko. Sunod na sunod sa akin sa pagpitas. Ito mga katribya, mga makakarami po tayo rito sa ating kalamansin na itong bata. Eh, pitasin na po lahat. Nadami oh. Kung lahat sana all ganito. Ay.
Saglit lang ang isang bag. At saka masarap ang pitas eh. Sipin ninyo ang napakababa. Batang kalamansi. Daming bunga na. Yan, kakarami tayo rito. Yan, tatanghali na mga katribya. Nagugutom na tayo. Kailangan na po nating magtanghalian. Tapos lang natin itong itong marami. Yung ilalim. Diyan tayo nakakarami sa ilalim. Hindi na kukuha po yan ng mamimitas. Okay. Na. Linis na. Ito na. Yung ating napitas mga katribya. Ito pa. Ito pa ang ating pipitasin. Galing natin itong mga damo-damo. Na-reject na po yung iba. Pitasin na iba. Matitira na lang dito pang December. Kaya meron tayong pang December. Marami-rami ito mga katribya, itong ating kinalagaan sa December. Ito ay bunga nung sabog nung natin nung nakaraan. Agosto. Ay September. Nung ating siyang masabugan para pang December. Yeah, wala pong ganong alaga ito. Tanging pataba lang ang ginamit natin. Hindi na rin tayo nag-spray dahil naalagaan na po ng ulan. Kaya lang din natin alam ang presyo sa December kung ito ay mataas or mababa. Depende yan sa dami ng dating ng kalamansi or konti. Pagka konti ang dating, mahal ang presyo. Pagka marami ang dating, tiyak, magsak ang presyo. Pero hindi naman po mababang mababa. Maaring nasa 1,000 or kulang sa 1,000. Ngayon yan. Ito pa isa yan. No? Sa baba. Ah, sa ilalim nyo. Ang lakas na ulan po kagabi. Madaling araw. Grabe. Galing kami sa Araneta Coliseum kagabi. Ay dagsa ang mga tao pag-o-open ng opening ng UNTV Cup. Liga ng mga servant sa Pilipinas. Okay. Sige. Uwi na muna tayo mga katribya para tayo makapananghalian. Ang ating sili, marami na naman po siyang hinog. Yan. Wow. Nakalimutan natin yung cellphone. Naglag. Yan.
mamaya na natin tutuloy ang ating pitas. Hinog. Marami na hinog. At mamayang hapon, pwede natin ito isprayin ng foliar saka ng anti-fungus. May gamot pa naman tayo. Laki na ang ginhawa na lang kalang ating sili. Yan o. Tapos na yung damo. Yung damuhin. O, ganda na niya. Ilang araw pa, mapipitasan na natin uli ang ating sili. Ayan. Marami-rami na rin po yung ating hinog. Ito, malabong na yun. Okay. Tayo mananghalian muna. Pitas. Ayan, alisin natin ito. Ako naman tayo na isang berde. Katapos na po tayo mga katribyo po ng ating pong pitas. Naka isang bag tayo. Naka 6 na kilong reject. Ayan po masama. Depende po kasi pagka po marami, kaya kunin po yan ng 1.7. Meron tayong subscriber na kung saan ay kumukuha sa atin ng kalamansi 100 red bag. Eh, sa panahon ngayon, napakahirap pong humanap po ng ganyang karami. At syempre, hindi kahit na makakita kang ganyan, mangangailangan ka ng maraming ahente para makapag-produce ka ng 100 red bag. At saka hindi ka naman basta-basta kaagad-agad na makukuhanan mo ang mga ahente dahil meron mga kanikanyang mga suking mga buyer yan na kung saan ay kanilang binabagsakan. Lalo na po ngayon, talagang halos tiktikan na po ang mga bunga. Halos yung pang December ay nakukuha na rin. Kung makapitas talaga ngayon mga katribya ay talagang paunti-unti kasi kaya nagmamahal ang presyo ng kalamansi. Pero ganun pa man, meron pa po tayong bukas pa na isa pa doon sa ating batang kalamansi. Imagine ninyo, nakakasingit pa rin po tayo ng pagpitas na mataas po ang presyo. Sa December, di natin alam kung ito po ay magiging mataas o mababa, depende rin nyo sa dating po ng kalamansi natin. So mga katribang, ito na lang po ang ating pong vlog. At yun na nga, bukas, kita-kita po tayo ulit bukas. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.